Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ikawalong araw ng buwan ng Disyembre, atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan o solemnidad ng kalinis-linis ang paglilihi sa mahal na Birhing Maria. At ito'y araw ng pasasalamat ng bansang Pilipinas. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan sa banal na misang ito. At isinasama ko rin po ang kaluluwa ni Romel Pintinyo. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kristo bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan,
sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na berhing ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sino may sabi na nahubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit, kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po inilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y parusang dapat na tanging ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong iya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itatawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila.
tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Pagkaing na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos, sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ama ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binatin niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari itong gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao.
sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Pasasalamat ng buong bansang Pilipinas ang araw na ito. Dahil kung babalikan po natin ang kasaysayan, at that time ay tayo po bilang bansa ay nasasakop pa po tayo ng Archdiocese of Mexico, Acapulco. Ano ho, lalong-lalo na ang Manila, na kung saan ito po ang diocese na na nakakasakop ng ating bansa at that time. At noong 1942, sa pamamagitan po ni Pope Pius XI, ginawa niyang Archdiocese ang Manila. Ano ho? Na kung saan noong una, noong tayo ay nasasakop pa po ng Archdiocese ng Mexico, ang atin pong patroness ay ang Nuestra Señora de Guadalupe dahil iyon ang nakakasakop sa atin at iyon ang kanilang patroness. Subalit noong 1942, ngayon po ay 81 years, na inirect, Archdiocese of Manila was erected by Pope Pius XI. Ang kinuha nitong patroness ay Maria din po, si Mama Mary din. Subalit, sa titulo ng Immaculada Concepcion. Kaya nga po ito'y pasasalamat ng buong bansa dahil ito po ang ginawang patroness ng buong Pilipinas. At alam po natin na nagkaroon po ito ng tatlong dioceses na mga anak. Ang Nueva Segovia sa Ilocos, ang Archdiocese ng Cebu sa Cebu, at ang Diocese ng Nueva Cáceres sa Bicol, na ngayon ay lahat ay archdioceses. Ang kasaysayan ng Immaculada Concepcion kung bakit ito'y pasasalamat ng buong Pilipinas dahil ito nga po ang itinalaga ni Pope Pius XII na maging patroness ng bansang Pilipinas. At kung titingnan po natin, ang kasaysayan na ito ay hindi po naging kapiyastahan ang Immaculate Conception sa pamamagitan lang ng dogma noong 1854 sa pamamagitan po ng Inipabilis Dios sa pamamagitan din po ni Pope Pius XII. Kung papaanong si Pope Pius XI, yung nag-erect ng Archdiocese ng Manila, ibig sabihin naging independent po tayo, hindi na tayo sakop ng Mexico. Si Pope Pius XII naman po ang nag-proclaim ng dogma sa Immaculate Conception noong 1854 na kung saan ay binibigyan po dito ng diin ang pagiging walang bahid dungis, walang bahid kasalanan si Maria noong siya'y ipanganak. Subalit, hindi po nakasentro dito ang kapiyastahan ng Immaculate Conception dahil bago pa man po ito i-define ng dugmang ito, ipinagdiriwang na rin po ito. At kung ito'y babalikan po natin, yung mga naunang Kristiyano, lalong-lalo na sa Greek Eastern na pinanggalingan po ng Greek Orthodox na kung saan ang kanilang titulo na ipinagdiriwang ay The Conception of Mary in the Womb of Saint Anne.
Bagamat hindi pa po Immaculate Conception, yun po ang unang pagdiriwang nila noong 7th century pa lang, na kung saan ay hindi pa po ito klaro. Ito yung tinatawag na sensus fidelium, na kung saan ay yung pananampalataya ng tao na nandoon na sa Ebanghelyo, isinasabuhay ng tao. Kaya hindi po dahil ipinagdiriwang natin ito dahil doon sa dogma na ginawa. Kung hindi, ginawa po itong dogma in the sense na pinag-aralang maigi ang sinabi ng anghel sa ating Ebanghelyong natunghayan ngayon. Ano? Anong sinabi ng anghel Gabriel kay Maria? Ang sabi niya ay, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Suma sa iyo ang Panginoon." Hindi masyadong klaro sa translation ng Filipino, ng Tagalog. Subalit kung atin po itong ipapaliwanag, ang pinanggalingan po nito ay Greek language, na ang ginamit po doon ay kekaritomini. Ano? Na nandoon po ito sa past perfect tense, na ang ibig sabihin, bago pa man batiin ng Anghel Gabriel si Maria, yun na si Maria, punong-puno na ng grasya. Kaya nga sa English translation, "Hail, full of grace." Tingnan niyo po, kung kayo po ay pupunta sa gasolinahan at kayo'y magpapagasolina at sasabihin ng gasoline boy, magkano po, anong sinasabi niyo, full tank. At hindi yun lalagyan ng gasoline boy ng kalahati. Full tank. Ibig sabihin, full of grace, wala nang mapagsidlan ang kasalanan dahil punong-puno ng grasya si Maria. At hindi ito nangyari noong batiin lang ng Anghel Gabriel. Kaya nga, in a past perfect tense, ang ginamit po dito na ang ibig sabihin, ito na ang estado ni Maria bago siya dalawin ng anghel. Ito ang ibig sabihin ng kikaretomini. Ano? Na siya'y puting-puti na dalisay sa kaputian bago pa man magpakita sa kanya ang anghel. Ito po ang ibig sabihin po dito sa sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria nang ipaliwanag niya kay Maria na siya ang magiging ina ng kataas-taas ng Diyos. Alam niyo po, malaking kontrobersya po ito at that time. Dahil kahit po si Santo Tomas Aquinas na itinuturing na pinakamatalino sa mga theologians, Santo Tomas Aquinas ng mga Dominicans, ay parang ayaw niyang maniwala sa dogma ng, sa pagpapaliwanag ng Immaculate Conception. Subalit, alam niyo po kung sino po ang nakapagpaliwanag dito ng maayos? Isang Franciscano na mayroong kababaang loob na parabagang sinasabing kahit yung matalinong tao, minsan ay hindi ginagamit ng Panginoon ang may mga lisensya kung hindi doon sa mga taong walang lisensya, walang doctorate, walang masteral, dahil mas madaling ipaliwanag sa kanila at ipaunawa kung ano ang ibig sabihin. Sino po itong tinutukoy kung Franciscano? Si John Dan Scotus, na nagpaliwanag po kung bakit kailangang mayroong Immaculate Conception. At dalawang terminology lamang po ang kanyang ginamit. Una, yung tinatawag na preventive redemption. Dahil ang issue po dito, wala pa si Kristo, wala pa ang cross. Bakit mayroon ng salvation? Dahil ang sinasabi sa lumang tipan, pagdating ng ating Panginoon, saka papasok ang kaligtasan. Wala pa si Jesus, papaano papasok ang kaligtasan? Ang paliwanag po ni John Dan Scotus, preventive redemption, at para sa ating mga tao, reparative redemption. Kay Maria, preventive redemption, dahil prinibent ang kasalanan sa kanya, dahil inihahanda ang kanyang sinapupunan na magdadala
ng anak ng kataas-taasan. Ayaw ng Diyos na mabahiran ang kanyang anak ng kasalanan. Kaya ihahanda niya si Maria ang sinapupunan nito na siyang paglalagakan ng anak ng kataas-taasang Diyos. Tingnan niyo po kung bakit po tayo nagpapabakuna. Ano? Ang atin ay tatlong bakuna pa, may tinatawag pa tayong booster. Si Maria ay parang binakunahan. Ito yung para maunawaan po natin in a simplest way. Si Maria ay parang binakunahan para hindi po siya malagyan ng kasalanan, hindi siya maapektuhan ng kasalanan. At ang ibang paliwanag po dito ng mga eksperto, may isang hukay sa lupa. Iyon ay tinakpan noong dumating si Maria para hindi mahulog. Pero lahat tayo, noong tayo'y nahulog tayo doon dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ng manang kasalanan natin mula sa ating unang mga magulang na siyang ipinaliwanag sa ating unang pagbasa. Ito ang kalalagayan ni Maria. Kaya binibigyan po natin siya ng parangal, Immaculate Conception, sa paglilihis sa kanya ng kanyang inang si Santa Ana, iniligtas pa rin siya ni Jesus dahil ang kanyang pagiging Immaculada Conception dahil kay Jesus na kanyang dadalahin sa kanyang sinapupunan. Kaya nga ang layunin, ang dahilan ay si Jesus pa rin. Kaya nandoon pa rin ang kaligtasan. Kaya napakaganda po ng paliwanag ni John Daniscutos, the preventive redemption ang ginawa kay Maria. Ibig sabihin, hindi po excuse si Maria dito. Iniligtas pa rin si Maria ng kanyang anak mismo na dadalihin pa lamang niya. At sasabihin natin ay papaano nangyari iyon? Alalahanin natin sa bandang hulihan ng ating ebanghelyo, anong sabi dito ng Anghel Gabriel? Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga ang paliwanag dito, alam ng lahat na ang iyong pinsang si Elizabeth ay baog. Subalit, sa kabila ng kanyang katandaan, siya po ngayon ay nagdadalang tao, 6 na buwan na, dahil mapangyayari ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Immaculate Conception. Ano? At kung titingnan po natin sa mga aparisyon, bago po yung dogma na i-define po ito ni Pope Pius XII, ano po ang nangyari noong 1830? Alalahanin natin, ang dogma ay dumating lang noong 1854 sa pamamagitan ng papal bull na inipabilis sa Deus. Noong 1830, nagpakita po ang Mahal na Birheng Maria, aparisyon, sa pamamagitan ng aparisyon ng medalya milagrosa. Ano? Na isang madre ang pinagpakitaan. Ano ang sabi doon? Gawin mo ang medalya na kung saan ay nakaukit doon, nakasulat sa paikot ang sinasabing, O Mary, the Immaculate Conception. At pagdating pa noon, pagkatapos noon, ano ang sabi? Nagpakilala sa madring iyon na siya nga ang Immaculate Conception. At noong dumating din po ang 1858, nagigit na kasi yung dogma. Sa pamamagitan na rin po naman ng isang madre na si Bernadette doon sa Lourdes na nagpakita sa kanya. Ano din po ang pakilala kay Bernadette sa aparisyon na ito? Siya ang Immaculate Conception. Kaya kung tutuusin po, ang pinaka-genuine na pwede po nating gamitin na imahe ng Mahal na Birheng Maria ng Immaculate Conception, it's either yung Miraculous Medal o kaya yung Our Lady of Lourdes, na sila mismo ang nagpakilala na sila ang Immaculate Conception. Ang lahat ng ito, kung titingnan po natin, mula sa Biblia, mula sa kasaysayan, mula sa mga aparisyon ng Mahal na Birheng Maria,
Ito ang ating pinaniniwalaan at ito ang dapat na isaysay ng simbahan dahil ito ang nais ng ating Panginoon. Sabi ko nga po ay kung bakit natin pinararangalan ang Mahal na Birhing Maria, dahil ganun na lamang ang ating pag-ibig sa kanyang anak. At kayo'y, sabi ko nga, kayo'y mag-aagre na pag hindi inirespeto ang inyong magulang, iwan ko kung kayo po ay matutuwa. Kung halimbawa'y nilapastangan kahit ang larawan ng inyong magulang, lalong-lalo na ng inyong nanay, nilapastangan ng mga tao, iwan ko kung hindi kayo masasaktan. Pag ginawa natin ito kay Maria, na siyang nagsakripisyo simula't simula pa lamang, sigurado akong masasaktan si Jesus, na siyang sinasampalatayanan natin, na siyang Diyos na ating sinasamba. Kaya, ang pagpaparangal kay Maria, pagpaparangal kay Jesus. Subalit ang sinasabi ni Maria dito, parati ang kanya ang paanyaya, lumapit kayo sa aking anak, siya ang magdadala sa inyo sa kaligtasan. Hindi po natin sinasamba si Maria, ang pagsamba ay natatanging sa Diyos lamang. Pinararangalan po lamang natin si Maria at nagsusumikap tayo, nananalangin tayo, na kahit katiting, magkaroon po tayo ng kagaya ng kanyang pagsasakripisyo, ng kagaya ng kanyang pananampalataya, ng kagaya ng kanyang kabanalan. Nang sa ganon, marating natin kung ano ang nais ng ating Panginoon, ang langit na inirigalo sa atin. Finally, marahil ang mababaon natin ay ang lahat ng ito nangyayari, it is because of grace of God. Dahil sa grasya ng Panginoon. Tingnan niyo po, sa kapangyarihan, sa kadakilaan ng Diyos, pwede niyang ihulog ang kanyang bugtong na anak sa gitna ng mundo. Bakit kinailangan niyang gumamit ng isang tao para ipanganak ang kanyang anak? Grasya ng Diyos para ipaunawa sa atin kung gaano kamisteryoso ang Diyos na sinasampalatayanan. Immaculate Conception, paglilihi kay Maria bilang walang bahid kasalanan dahil siya'y inihahanda na magiging ina ng anak ng kataas-taasan ng Diyos. Nawa, maunawaan natin ang lahat ng ito at ating sampalatayanan dahil hindi lamang po ito tradisyon, hindi kasaysayan, kung hindi nandito po ito sa Biblia na siyang ating pinaliwanag kanina nang maunawaan natin na ito'y hindi gawa ng mga pari, ng mga santo papa, ng mga obispo, kung hindi mismo ito ang itinuturo ng ating Panginoon na ating sampalatayanan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, nahahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahi. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa pananalangin sa ating Ama at ang ating lumikha.
ang atin pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa panalangin at pagditika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso naway, magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria, na pupuno ng grasya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon naway magdiwang nang walang katapusan, kasama si Maria at ang mga banal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama at aming lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama ng kalinis-linisang Berhing si Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalin, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalin, nagmamahal sa'yo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapiyastahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Berhing Maria, tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagsagip mo sa kanya, sa pagkasangkot, sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob, sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Berhing kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal, sa kanya'y mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos na kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa mga kasalanan. Ang mahal na Berhing ngay iyong inilaang
maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili niya'y inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Romil Pintinyo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapalit sa nawara, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iherya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nanggalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa sa amin.
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kung itong aming paglalayo,
sapagkat narinta ni Unos ng bigati at kadiliman ng gabi. Sa puso minuman ika'y tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaling, inang sinta, inang ginigiling. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang ginigiling. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Berhing Mahal na pinaglihing may tanging kadalasayan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga tao na mawiwisikan ng banal na tubig na ito, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin, at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Sagdalinis kami ay hiling sa Diyos Ama namin, awa mong miti. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave.
Maria.